Iniwan ko na muna si Emma sa nurse. Tara ho, samahan na natin siya. Flor, parang... ayoko nang bumalik sa kwarto ni Emma. Parang dinudurog yung puso ko eh. Pag nakikita ko nahihirapan ang anak ko, hindi ko kaya. Ako rin naman ho, Nay Lourdes. Pero kailangan tayo sa tabi ni Emma. Siya nga ho pala. Naayos ko na po yung burol ni Milan. Salamat, Flor. Nay Lourdes? Nay Lourdes, alam ko hindi ito yung tamang panahon, pero di ko kaya kailangan na nating sabihin kay Rom na siya talaga yung tunay na ama ng baby ni Emma. Flor? Ano sabi mo? Ako ang ama ng anak ni Emma? Rom, anong ginagaw mo pa rito? Umalis ka na. Hindi ako. Malinaw ang narinig ko. Totoo ba? Rom, kahit na nalaman mo, balinada na rin dahil... Totoo ba? Rom, umalis ka na. Parang awa mo na. Huwag mo nang guluhin ang anak ko! Tama ang hinala ko. Siya nga ang anak namin ni Emma. Rom, totoo. Ikaw ang tunay na ama ng baby ni Emma. Parang guluhin ang anak ko, Rom. Parang awa mo na. Hirap na hirap na ang anak ko. Parang awa mo na. Rom! Rom! Emma. Rom. Rom, nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na. Huwag mo nang dagdagan ng paghihirap na Emma. Hindi ako. Emma, ba't di mo sinabi sa akin? Sabi ko na nga ba ako ang ama ng anak mo. Pero ba't mo tinago sa akin? May karapatan din naman ako para malaman. Rom, please, umalis ka na. Gusto kong mapag-isa. Siguro naman narinig mo si Emma, di ba? Hindi, Flor, hindi ako alis dito. Hanggang di ko nakikita yung bata, hindi mo naiintindihan. Nasa nang nursery? Gusto ko nang makita. Rome, nasa Rome. Nursery ba siya? Rom, makinig ka sa akin. Wala na si Milan. Milan? Yan nga ang gusto natin yung pangalan sana ng anak natin. Yan ang pangalan na gusto namin sa anak namin. Kung sakasakaling babae siya, Milan. Good. Buti naman at matupad. So, gusto ko nang yakapin si Milan. Rome, hindi mo ako naiintindihan. Wala na si Milan. Nasunog ang nursery ng ospital. Kasama ang apo ko. Ang anak ninyo. Hindi totoo yan. binabang humot lang ako. Diba, Emma? Emma? Rom, Emma? Kung tama na, utang na doon. Hindi kasi, Emma, meron ako susumihin sila. Meron ako panaginipan ko si Austin kasi sabi ni Austin sa akin na nanganib daw ang kanyang kapatid. Kailangan niya ang tulong ko. Alam mo ba, kinabahan ako. Tarantaranta ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Hinahanap kita sa lahat ng ospital, hindi kita mahanap. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero hindi ako naniniwala, kaya sabi ko, malamang hindi totoo yun, at hindi totoo sinasabi ni Austin, talagang masamang panaginip. Nakatulad ng sinasabi ni Nanay Lourdes, hindi naman totoo yun, di ba? Right? Emma, answer me. Rom, utang na utang. Totoo yung sinasabi ni Nanay. Kasama sa sunog si Milan. Huwag mo nang dagdagan ang paghihirap. Wala naman talagang dapat mahirapan dito kundi si Emma eh. Sana intindihin mo na lang. Hindi man lang niya naramdaman ang pagmamahal ko sa kanya. Malamang nangyari yan dahil linayo mo siya sa akin, Emma. Tinago mo siya sa akin.
Inaago mo siya sa akin, kaya nangyari yan. Kung hindi kayo nagsinungaling sa akin, hindi mangyayari yun. Okay? Kung ako na ando doon, magagawa ko ng paraan. Hindi ko ilalagay sa panganib ang anak ko. Naintindihan ninyo lahat yun? Sorry. Nagawa ko lang yun kasi ayoko nang magkaroon tayo ng ugnayan. Matagal na tayong tapos, Rome. Ito mo na, ulitin mo nga yung tapos. Tayo, di ba? Tayo yun. Walang kinalaman yung pagmamahal ko at pagiging ama ko sa aking anak. Ano ka ba naman eh, ma? Buti po tong si Angelo, nakasama niya yung bata, nayakap niya. Ako, sariling ama niya ako, hindi ko man lang nahawakan yung bata na hindi ko nakita. Tama na, nahihirapan na si Emma. Huwag mo nang dagdagan. Ano, matayang pakinggan ang katotohanan, ha? Ayaw mo malaman ang katotohanan. Yun ang katotohanan, Emma. Kailangan mo malaman ang katotohanan. Hindi dapat mangyari ito. Naintindihan ninyong lahat! Tinanong kita, Emma. Ilang beses ko tinanong sa'yo, sino ang ama ng bata? Sino? Ako ba? Ano sinabi mo? Hindi. Hindi ako. Sinungaling! Alam mo, bakit mo ginawa yun? Pinagkaitan mo ng ama ang anak natin. Well, bakit? What for? Because you're selfish. Swapang ka, makasarili ka. Kung hindi mo sinolo yung pagiging magulang sa anak natin, lahat ito magagawa ko ng paraan. Hindi sana ganito mangyayari. Buhay pa sana ang anak natin ngayon! Ay, Ma. Alam ng Diyos kung bakit. Alam ng Diyos pinaglaba ko ang pamilya natin. Alam kay Austin. Nung buhay po si Austin, I did everything that I can. Pero dahil matigas ka, nawala siya. Pagkatapos ngayon ito, isang walang kamalay-malay na bata kinuha sa'yo. Rome, huwag mo nang sumbatan ng ganyan si Emma. Kung merong mas higit na nahihirapan dito, yun ay si Emma. At sige ho ninyo, sa tingin ho ninyo, Aling Lourdes siya lang ang nahihirapan. Papara naman ho ako. Dugo ko kung tumatakbo sa ugat ng batang yun. Anak ko siya. Anak ko rin siya. Ama na. Ako na may kasalanan. Siguro nga kasalanan ko lahat. Siguro dapat may nagawa ako, pero wala akong nagawa. Wala ako. Alam ng Diyos na ginawa ko lang para sa pagbibigay natin ng paraan kay Rosta. Pero napakatigas mo. Nawala siya. Pagkatapos ngayon ito, isang kawala-walang malay na bata kinuha sa'yo. Ang masakit pa dyan, hindi ko nakita ang bata. Hindi ko nakasama, hindi ko man nabuhat yung anak natin. Kasalanan ako ka sa'yo, okay? Pero pinagbayaran ko na lahat ng ginawa ko. Alam ng Diyos na minahal kita at lahat ng mga lahat ng paraan ginawa ko para mahalin mo ulit ako. Ginawa ko na ang lahat para ipaglaban ang pagmamahal mo. Matapos ng lahat ng ito, mabot na ako sa sukutulan. Kung meron man ako natitirang pagmamahal pa sa'yo, burada ne yapayım?